So mga tol, ang number one contender nga po ng WBO welterweight na si Alexis Rocha na naka-sparring na ng ating pambansang kamao ay na-upset sa kakatapos lang na laban nito sa US kontra sa top 5 contender ng WBO na si unbeaten Giovanni Santillan. Tatlong beses nga po bumagsak si Rocha, dalawa sa round 5 at isa sa round 6 hanggang iwagayway na ng referee ang kamay nito. Sinyalis na tapos na ang laban. Ang inaasahan nga po ng karamihan na tatalunin lang ni Rocha itong si Giovanni Santillan ay kabaliktaran ang nangyari. Dahil dyan mga tol, ito na ang pangalawang talo ni Rocha sa professional career niya sa boxing. Bumagsak na ang record sa 23 wins and 2 losses with 15 knockouts. Habang nananatili pa rin pong walang talo si Giovanni Santillan, may bagong record na 32-0 with 17 knockouts. Minsan na nga pong hinamon ni Rocha itong si Terence Crawford mga tol at sinabihang ready na daw siyang sagupain si Crawford, pero ngayong nasilat siya, malabo na ang pinapangarap niyang laban. At asahan natin sa mga susunod na araw na mawawala na sa pagiging number 1 contender sa WBO itong si Rocha at mapapalitan na siya ni Giovanni Santillan. Sa kabilang banda naman mga tol, panalo na naman po ang anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton sa laban na ginanap sa bansang UK. Pero nanalo nga po itong si Hatton mga tol sa disqualified. Panay kasi ang yakap ng kalaban kaya na-disqualified ito. Nananatili pa rin pong walang talo si Hatton mga tol. Umabante na ang record sa 14-0. Samantala, muli na naman pong natalo si former lightweight world champion Jorge Linares kontra kay Jack Catterall via unanimous decision. Ito na nga po ang pang-apat na sunod-sunod na talo ni Linares mula nang matalo siya kay Devin Haney noong 2021. Sa kabilang dako naman mga tol, Ryan Garcia magpo-focus na umano maging world champion at hindi na daw siya magpo-focus sa social media. Kung matatandaan, sinabi ni Ryan Garcia dati na hindi daw importante sa kanya ang world title. Pero ngayon nakalasap siya ng unang talo kay Gervonta Tank Davis, nagbago na ang pananaw niya sa buhay. May nakatakda nga pong laban si Ryan Garcia ngayong December 2 sa Amerika kontra sa knockout artist na si Oscar Duarte. Ayon kay De La Hoya mga tol, kung maipapanalo ni Ryan Garcia ang laban na yan, maaring labanan umano ni Garcia ang mananalo kay Devin Haney versus Regis Progray. Sa ibang balita naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na 10% ang nakukuha ni Jason Casimero sa bawat laban ni Cuadro Alas mula na mapunta sila sa Treasure Boxing Promotion. Pinuna nga po ng dating strength and conditioning coach ni Cuadro Alas na si Memo Heredia ang 10% na ibinibigay kay Jason. Kahit nga pong walang pangalan na binanggit itong si Memo Heredia, sinasabi ng mga fans na ang post daw ni Memo Heredia ay patama kay Jason. Birada nga po ni Memo Heredia mga tol, kick him a pineapple, what strategy is that? Paying 10% for that? Imagine that, no way a kick. So ibig sabihin lang ni Memo Heredia dyan mga tol, binabayaran daw ng 10% kung ganun lang naman daw ang strategy na ipapakita. Bakit hindi daw patalsikin? Samantala, mabalik po tayo noong panahon na nasa Amerika si Casimero. Paghahanda niya sa laban kay Rigondo. Ito nga po yung huling laban ni Casimero sa MP Promotion. Dito natin makikita mga tol, nakilala si Casimero sa Amerika at sinasabi na siya daw ang susunod sa yapak ni Manny Pacquiao. Ito po ang interview sa kanya mga tol, courtesy of Marvin Mabait TV. Ang dami nagsisabi ikaw daw yung next Manny Pacquiao. Anong nararamdaman mo dito? Hindi ko naman talaga in-speak na yun talaga yung nararamdaman ng mga tao. Hindi ko alam eh. Yun talaga ba? Baka nakikita nila sa lahat ng laban ko eh. Yun, parang nakikita na rin si Senator Manny. I didn't expect that people will consider me as the next Manny Pacquiao, but maybe they can see me. They see Manny Pacquiao in me. Maybe that's the reason why they're calling me the next Pacquiao. Why do the fans like John Rios so much? He's down to earth, he's from the hood. Bakit ka gusto ng mga tao, ano sa tingin mo? Humble ka ba? Ano sa tingin mo? Anong kinagustuhan sa'yo ng mga tao? Malakas, magaling. I think the people like me because I am strong and I am good. Rigondo beat Nonito, so it would kind of be a good win to have Nonito, run over Rigondo. Tinalo ni Rigondo si Nonito, so tingin mo ba mas maganda talaga kung tatalunin mo si Rigondo? Pag matatalo ko si Rigondo, ngayon si Donaire lalong matatakot at saka si Naoya Inoue. If I beat Rigondo, I know that Nonito Donaire will be more scared of me and also Naoya Inoue. What do you think about Inoue last performance? Anong sa tingin mo yung naging performance ni Naoya Inoue nung huling laban? Maganda naman, pero hindi pa rin ako masyadong nagandahan talaga kasi alam naman natin yung kalaban niya ay parang hindi lumalaban ng
parang natatakot eh. Pag ako kalabanin, wala. Great performance by Naoya Inoue, but to be honest, I am not impressed because his opponent is not so good. But I really believe that when I face Naoya Inoue, it will be a different story.